So magandang araw po ng sabat sa ating lahat ng mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa panahon na kung saan tayo magbabalik ng ating mga itako at ating pong mga handog para sa Diyos. Ang pamagat po ng ating offertory reading sa umaga nito ay ang panawagan ng Panginoon. At ang panawagan po sa atin ay ating mababasa sa Aklat ni Malakias chapter 1 verse 6. Ang sabi po doon ay ganito, ginagalang ng anak ang kanyang ama, at ginagalang ng mga utusan ang kanyang amo. Kung ako ay isang ama, nasaan ang halangalang halapan dapat sa akin? O kung ako naman ay isang amo, nasaan ang paggalang na dapat ibigay sa akin? Ang sabi ng Panginoon ang upo. Sinasamba natin ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating itako at mga handog. Ito ay ating ibinabalik bilang pagtugon sa kanyang panawagan na siya ay kinalala natin bilang Panginoon. Ngunit kung magkaminsan, ang sabi po dito sa ating babasahin, mahirap kumilala sa tunay na Diyos. Meron pong isang kwento. Meron isang kapitan ng barko, isang gabi, siya ay tumingin sa bintana at nakita niya doon sa kabilang bahagi na ang ilaw po ay makulimlim. Kaya siya ay dali-daling tumawag doon sa nagbibigay ng signal at siya ay naputos na magpadala ng mensahe doon sa kabila. Ang sabi niya, sabihin mo sa kanila, lumiis ng 10 degrees patimog. Ang mensahe ko ay dumating sa kabila at ito naman ay sinagot. Kayo ang lumiis, 10 degrees pahilaga. Medyo nagalit po yung kapitan ng barko kasi sabi niya, parang hindi sinusunod ang aking utos. At sa ikalawang pagkakataon, nagpadala na naman siya ng mensahe. Mabilis kayong lumiis, 10 degrees patimog. Mabilis din po ang naging sagot, kayo ang lumiis, 10 degrees pahilaga. Pero ang sabi ng barko, ng kapitan ng barko, ako ang kapitan ng barko. Sabi naman po sa kabila, ako si Jones, third class seaman. Sa pangatong pagkakataon, nagpadala na naman siya ng mensahe. Nakala niya ay matatakot sa kanya. Mabilis kayong lumiis, 10 degrees patimog. Ang sagot ko ay, sabi niya, ito ay battleship ang barkong ito. Ngunit ang sagot ko ay mabilis din. Kayo ang lumiis, 10 degrees pahilaga. Ang babagrin niyo ay ang lighthouse. Minsan mga kapatid, ang pagsunod sa isang may control o sa ating Panginoon ay limhang delikado. Kasi, ang sabi nga po ni Malakias, sa bayan ng Diyos, kayo nga ay muling manumbalik at kilalanin ninyo ang ating Panginoon. Doon po sa Malakias 3:7, tumugon ang mga tao. Ang sabi niya, paano ba kami manumbalik? Ang Panginoon ay tumugon bilang isang paalala. Kayo ay lumayo sa akin sa pamamagitan ng pagnanakaw ninyo ng aking mga itoko at mga handog. Ang sabi po sa atin ay ganito, kung minsan ang ating mga pera, ang ating mga salapi, ay itinuturing natin na ating katayuan sa lipunan. Ginagawa natin iyang proteksyon at seguridad. At sa bagay na iyan ay tinataas natin iyan bilang kapatid ng ating Diyos. Hinahayaan natin na ang mga perang iyan ay makiaro sa posisyon ng ating Panginoon bilang isang tunay na Panginoon. Ang sistema po ng pag-iikapo ay tinatag upang sambahin ang ating Diyos at kilalanin siya bilang pinuno, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya po sa umaga ito, sa banal na araw ng Sabat, atin pong ibigin ang pagpapahalaga sa pagbabalik ng ating mga itako at pagbibigay ng ating mga ikasampung bahagi, pagbibigay ng handog na tinatawag natin pangako habang ang ating mga diakono ay handa ng mapingkod sa atin.
Kaya po isang masama. Salamat po, Ama, sa pag-inig sa aming panalangin. Alam-alam po lahat sa nakamilis ng pangalan ni Jesus. Amen.